wala ka pang kantang sumisikat eh. Akala mo sikat ka na, akala mo kaya mo na. Ito yung utak. Ito, lahat guys, lahat ng trending na kanta ng Kalye Lili, siya yung utak. Hindi po si Kian. Ikaw, Kian, wala kang mapapala sa buhay mo. Napakasama ng ugali mo. Kung nandito ka lang, sasampalin kita eh. Muli na namang nag-viral ang motivational speaker na si Rendon Labrador matapos itong nagpatutsada sa dating bokalista ng Kalye Lili na si Kian Cipriano. Nakapanayam ni Rendon ang bandang The Lili na dating Kalye Lili at dito nga ay napag-usapan nila ang tunay daw na dahilan kung bakit nagkahiwalay na may alitan ang banda nila matapos ang 17 taon. Matatandaang sa panayam ni Audrey Diaz kay Kian, inamin itong hindi naging maganda ang paghihiwalay nila ng kanyang makasama sa Kalye Lili. Pero hindi nito idinitali ang mga nangyari. Ganyan pa man sinabi din itong malabo na magkaroon sila ng reunion concert. Tanong ni Audrey kay Kian, nagkasamaan ba kayo ng loob sa banda? Sagot naman ito, definitely hindi kami okay. We've had a good run. We've done it. And ako, nirerespeto ko yon. Nire-recognize ko ang magandang career na nagawa namin. But I feel bad na pag iba-value mo ang sarili mo, ang lalabas ka agad sa ibang tao, ang selfish mo, o bad trip ka for choosing yourself. Yung 17 years na binigay ko, hindi naman siguro biro yon. Tanong din ni Audrey, baka pagkahanda lang ito na parang eraser heads, mag-reunion din kayo someday. Sagot naman ni Kian, hindi siguro. I don't see it. Not now, not tomorrow. Pero pagbubunyag naman ang kabanda ni Kian sa panayam ni Rendon sa kanila, inangkin daw ni Kian ang banda na binuo nila ng 17 taon at kinuha sa kanila pati na mga contacts ng banda. Nagulat na lang daw sila nang malaman na ang pangalan Kalye Lili ay nilisensya umano ni Kian sa kanyang sarili kaya napilitan daw ang mga naiwang miyembro na magpalit ng pangalang The Lili. Pati na mga kantang sinulat ni Lem Valero, ang drummer ng banda ay inangkin daw ni Kian, bagay na ikinasama ng loob nila. Samantalang nang malaman naman ni Rendon ang panig ng mga naiwang kabanda ni Kian, ay gigil itong nagpatutsada laban kay Kian at sinabihan pa itong selfish at masama ang ugali. Gigil na patutsada ni Rendon kay Kian, wala ka pang ang kantang sumisikat eh. Kala mo sikat ka na. Kala mo kaya mo na. Ang problema, iniwan mo yung mga kasama mong umakyat na walang wala. Kasi di mo pinagamit yung Kalye Lili na name sa kanila. Napaka-selfish mong tao. Okay lang na humiwalay ka eh. Pero yung nag-iisang binild nyo, sana man lang di mo ipinagkait sa kanila. Napakasama ng ugali mo. Kung nandito ka lang, sasampalin kita. Ikaw, Kian, wala kang mapapala sa buhay mo. Napakasama ng ugali mo. Samantalang hanggang ngayon ay wala pa rin pahayag si Kian sa mga aligasyon ng kanyang mga dating kabanda at ng mga patutsada sa kanya ni Rendon Labrador.